sa'yo. Dinggin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva poong Jesus Nazareno. Tayo ngayon ay mag-ipon at sambahin ang poong. Magdiwang tayo sa ating debosyon. Purihin ang Panginoon. Awit at papuri, alay namin sa'yo. Dinggin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva poong Jesus Nazareno. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, sa araw na ito, unang Biyernes ng buwan ng Agosto, ipinagdiriwang din natin ang kapistahan ni San Juan Maria Vianney, isang pari at patron ng mga pari. Upang maging karapat-dapat tayong tumanggap ng mga bagong biyaya at himala ng Diyos sa misang ito, tumahimik po muna tayong sandali. At nang may kababaang loob kasama ni Maria, humingi po tayo ng awa at patawad sa Diyos sa lahat ng inisip at ginawa nating kasalanan. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapaganyayang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakalukluk ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin po tayo. Ama naming makapangyarihan, ginawa mong maging uliran sa pagmamalasakit sa kapwa ang paring si San Juan Maria Vianney. Pakundangan sa kanyang huwarang pamumuhay at pagdalangin, mapagmalasakitan nawa namin ang kapwa-tao, alang-alang sa pag-ibig ni Kristo, para sila'y aming maakit sa iyo at kaisa nila ay aming marating ang kaluwalhatian mo. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Levitiko. Sinabi ng Panginoon kay Moises, ipahayag mo sa mga Israelita ang mga pistang itinakda ko. Ipagdiriwang nila ang mga banal na pagtitipong ito at magkakaroon sila ng banal na pagpupulong. Ito ang mga pistang itinakda ko, ang pista ng Paskwa na gaganapin sa gabi ng 14th na araw ng unang buwan. Kinabukasan ay pista ng tinapay na walang lebadura. 7 araw kayong kakain ng tinapay na walang lebadura. Sa unang araw, magkakaroon kayo ng banal na pagtitipon. Huwag kayong magtatrabaho. 7 araw kayong maghahain sa Panginoon ng handog na susunugin. Sa 7th araw, muli kayong magtitipon. Huwag kayong magtatrabaho. Sinabi pa ng Panginoon kay Moises,
sabihin mo rin sa mga Israelita na pag naroon na sila sa lupaing ibibigay ko sa kanila, tuwing anihan ay magdadala sila sa saserdote ng isang bigkis ng una nilang ani. Ito'y ihahandog niya para sa inyo, kinabukasan ng araw ng pamamahinga. Mula sa kinabukasan ng araw ng pamamahinga, araw ng pagdadala ninyo ng bigkis na ani, magpaparaan kayo ng 7 linggo. Ang 50th araw ay tatama sa kinabukasan ng araw ng pamamahinga. Sa araw na iyon, magdadala kayo ng handog na pagkain. Ang 10th araw ng 7th buwan ay araw ng pagbabayad sala. Magkaroon kayo ng banal na pagtitipon. Sa araw na iyon, mag-aayuno kayo at mag-aalay ng handog na pagkain. Mula sa 15th araw ng 7th buwan, magsisimula ang pista ng mga tolda. 7 araw ninyo itong ipagdiriwang. Sa unang araw, magkakaroon kayo ng banal na pagtitipon at huwag kayo magtatrabaho. 7 araw kayo maghahandog sa Panginoon ng handog na pagkain. Sa 8th araw, magtitipon kayo upang sumamba at mag-aalay kayo ng handog na pagkain. Araw iyon ng pagsamba, kaya huwag kayong magtatrabaho. Iyan ang mga pistang itinakda ng Panginoon. Mga araw ng inyong banal na pagtitipon. Sa mga araw na iyon, magdadala kayo ng handog na susunugin, handog na pagkain at handog na inumin ayon sa takda ng bawat araw. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Masigla nating awitan ang Diyos nating kaligtasan. Masigla nating awitan ang Diyos nating kaligtasan. Umawit sa saliw nitong pandereta, kasabay ng tugtog ng lira at alpa. Hipan ang tambuli tuwing nagdiriwang, kung buwan ay bagot nasa kabilugan. Masigla nating awitan ang Diyos nating kaligtasan. Sa bansang Israel, ito yaong utos, batas na ginawa nitong Diyos ni Jacob. Sa mga hinirang ang utos day ito nang sila'y ilabas sa bansang Ehipto. Masigla nating awitan ang Diyos nating kaligtasan. Ang Diyos, Diyos ay huwag mong paglingkuran. Diyos ng ibang bansa'y di dapat luhuran. Ako'y Panginoon, ako ang Diyos mo. Ako ang tumubos sa'yo sa Ehipto. Masigla nating awitan ang Diyos nating kaligtasan. Magsitayo po ang lahat. Balita sa inyo ngayon, salita ng Panginoon, iiral habang panahon. Alleluia, alleluia.
Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, umuwi si Jesus sa kanyang bayan at nagturo sa kanilang sinagoga. Nagtaka ang mga nakarinig sa kanya. Sabi nila, saan kumuha ng karunungan ang taong ito? Paano siya nakagagawa ng kababalaghan? Hindi ba ito ang anak ng karpintero? Hindi ba si Maria ang kanyang ina? At sina Santiago, Jose, Simon at Judas ang kanyang mga kapatid na lalaki? At dito nakatira ang kanyang mga kapatid na babae, hindi ba? Saan niya natutunan ang lahat ng ito? At ayaw nilang kilandin siya. Kaya't sinabi ni Jesus sa kanila, ang propeta'y iginagalang kahit saan, liban sa kanyang sariling bayan at sa kanyang sariling sambahayan. At dahil sa hindi nila pagsampalataya, hindi siya gumawa roon ng maraming kababalaghan. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesus Kristo. Magsiupo ang lahat. Good afternoon po sa inyong lahat. Batiin natin ang mga katabi muna natin. Good afternoon. At mukhang gustong-gusto nyo nang gawin yan, sabay-sabay nating bigyan ng mainit na pasasalamat at papuri ang ating mahal na pong Jesus Nazareno. Isang mas malakas sa palakpak ng papuri at pasasalamat. Talagang mapapapalakpak na lang tayo. Na-miss natin ang init na ito. Amen. Kaya Lord, salamat. Hindi natin alam kung kailan yung init na yan. Kaya kung titignan natin ang panahon, talagang parang buhay ng tao. Matatapos din. Kung ikaw man ay dumadaan ngayon sa unos, sa bagyo, ng mga pagsubok, problema sa buhay mo at ng inyong pamilya, tignan mo ang ginawa ng Diyos. Sumikat muli ang araw, ganun din ang mangyayari sa buhay mo. Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Ngayon po ay unang Biyernes, kaya napakarami natin. Salamat sa Diyos. Sa Diyos talaga, Lord, thank you. Pinagbigyan niyo po kami, kawawa yung mga nasa labas. Pero nakakakita ako ng nakapayong pa rin sa labas, pero hindi na dahil umuulan. Dahil sila ngayon ay sinisinagan na ng init ng pagmamahal ng Panginoon. O baka maglabasan kayo, baka gusto niyo na sa labas. Tandaan niyo, kahit saan, ang biyaya ng Diyos ay bubuhos, siksik, liglig, umaapaw. Amen. Ngayon po ay unang Biyernes ng buwan ng Agosto. August 4. Pero ito ay extra special para sa aming mga pari lalo na. Kung inyo pong mamarapatin, kami pong mga pari ngayon, August 4, ay nakikiusap sa inyo. Pakisama niyo po kami sa inyong mga panalangin. Sapagkat sa araw na ito, makikita natin sa harapan ang imahen ng patron ng lahat ng pari. Ngayon ay piyesta ni San Juan Maria Vianney, ang patron naming mga pari. Kaya please, pakisama niyo po kami sa inyong mga dasal. Ipagdasal niyo po kaming mga pari. At samahan niyo po kami sa pagpapasalamat sa Diyos sa biyaya ng aming pagkapari. May magandang sinabi si San Juan Maria Vianney. Sabi niya, the priest is not a priest for himself. He is for you. Ang pari ay hindi lamang para sa kanyang sarili naging pari. Kami ay pari ng Poong Nazareno. Kami ay pari para sa inyo. Yun ang aming biyaya ng pagkapari. Kaya isama niyo po kami sa inyong mga panalangin na sana katulad po ni San Juan Maria Vianney, kahit siya ay dumaan sa maraming pagsubok sa kanyang buhay,
dahil sa kanyang kakulangan, kahinaan, sa pag-iisip, katalinuhan. Alam niyo, nung nag-aaral po kami sa seminaryo sa San Carlos, sa Makati, ako po ay graduate ng high school sa labas. May mga kaklase ako, nag-minor seminary, high school pa lang nagpapari na. Kaya kaming mga galing sa labas, nahirapan kami sa isang subject namin, Latin. Ang hirap. Yung aming teacher pa naman, pag nag-recitation, pag hindi ka nakasagot, tatayo. Isang araw, nag-recitation kami. Pagtapos ng mga tanong niya, lahat kami nakatayo. Alam niyo na ang ibig sabihin. Walang nakasagot sa kanya. Hirap na hirap kaming lahat sa Latin. Hanggang sa natutunan namin ang buhay ni San Juan Maria Vianney, na nung siya ay nag-aaral din, hirap siya sa kanyang pag-aaral maging sa Latin. Kaya sabi namin, o tignan mo na to eh. Ito nga naging santo pa. Kaya may pag-asa tayo. At totoo naman yon, kaya nga naging pari ako kahit mahina sa Latin. Kaya kapag ngayon ikaw ay dumadaan at nakikita mo ang kahinaan mo, kakulangan mo, hindi yan ang wakas mo. Hindi porket hindi ka nagkaroon ng magandang simula, hindi ka na magkakaroon ng magandang ending. Kaya sana kung paano hinarap ni San Juan Maria Vianney ang kanyang kahinaan, na sa kabila ng kanyang kahinaan, kakulangan, pinili niya pa rin ang gumawa at mabuhay sa kabutihan at kabanalan, sana tayo rin. Nung si San Juan Maria Vianney, hinahanap niya yung kanyang bagong parokya, bagong simbahan. Hindi niya makita. Siya ay na-assign sa isang maliit na bayan ng Ars sa France. Nakakita siya ng isang batang lalaki at tinanong niya. Sabi ni San Juan Maria Vianney doon sa bata, ituro mo sa akin ang daan patungo sa Ars. Ituturo ko sa iyo ang daan patungo sa langit. Ipagdasal niyo po kami na sana ang pagkapari namin ay maghatid sa inyo sa kabutihan, kaligtasan, hindi sa kasamaan at kapahamakan. Sana matuto kaming sumunod. Kaya nga sa ating unang pagbasa, ang gandang pagnilayan din natin yung buhay ni San Juan Maria Vianney sa buhay ni Moises. Itong mga nagdaang araw, sa mga unang pagbasa natin, ito ay tungkol sa mga pinagawa ng Diyos kay Moises. Si Moises ay binigyan ng Diyos ng mga alituntunin, ng mga gagawin niya mula pa sa 10 utos. At kung paano niya ito tinanggap, ibinigay sa mga tao. At ngayon, narinig natin sa unang pagbasa ang iba't iba na namang habilin ng Diyos kung paano ipagdiriwang ang iba't ibang kapistahan. Binigay ng Diyos kay Moises ang gagawin. Nakinig siya at sumunod sa Diyos. Kahit may mga pagkakataon na si Moises siguro, marami nang humahanga sa kanya. Marami nang nagpupuri at bumibilib sa kanya. Kahit sa mga pagkakataon na siguro si Moises, nagkakamali rin, nahihirapan din. Sa huli, buong tiwala, buong kapakumbabaan niya pa rin, piniling sundin at gawin ang gusto ng Diyos. Tayo ko minsan, lagi nating dinadasal, Lord, ano ang will mo para sa akin? Lord, ituro mo sa akin ang kalooban mo. Aalis ba ako? Mag-aasawa ba ako? Kukunin ko ba ang trabahong ito? Sasali ba ako? Tutulungan ko ba? Anong kalooban mo? Diyan tayo magaling. Yan ang gusto natin. Hinihingi natin ang kalooban, ang will ni Lord. Pero ang tanong, you ask for the will, but do you obey the way of the Lord? Ang hinihingi mo lang yung kalooban, yung paraan ng Diyos, sinusunod mo ba? O gumagawa ka ng sarili mong diskarte? O gumagawa ka ng sarili mong paraan? Sana mga kapatid, huwag tayong matakot. Hindi lamang alamin ang kalooban, kundi ang paraan ng Diyos.
Kahapon, nagmisa po ako sa Dalaw Nazareno, sa Santo Rosario, sa San Pedro Laguna. Bago kami umalis dito sa sacristy kay Michael, ang ating sacristan mayor, humihiram ako ng damit pang misa. Binigyan niya ako, sabi niya, Father, bago yan. Wow, ang ganda. May burda ng Nazareno. Sabi ko, mukhang maganda to, tamang-tama. First time lang dadalaw ng Nazareno doon sa simbahan. Sabi ko, mukhang matutuwa sila nito. Pero pagdating namin doon sa simbahan, sa sacristy, nakalatag, meron pa palang mas magandang damit na ipagagamit. Araw-araw, kaya mong maghanda ng maganda. Pero araw-araw, huwag mong kalilimutan. Mas kaya ng Diyos na magbigay sa iyo ng mas dakila. Sa buhay natin, katulad ni Moises, may mga hindi man matupad sa mga hinanda mong pangarap sa buhay. Hindi man mangyari lahat, hindi man masunod ang gusto mo. Huwag kang magsisisi, huwag kang maninisi lang. Lalong-lalo na kung sinubukan mo naman. Huwag kang manghihinayang lang, lalo na kung gumawa ka naman talaga ng paraan. Sometimes, your disappointment is God's appointment to you. Pwedeng ang hindi napas sa iyo ay plano ng Diyos para sa iyo. Dumating man ang mga sandali ng pagsubok sa buhay mo, dumating man ang mga tao, ang mga sitwasyon na susubok sa buhay mo, katulad ng nangyari kay Kristo sa Ebanghelyo natin. Umuwi si Kristo sa kanyang bayan, dumating ang pagsubok sa kanya. Sino ang nagbigay ng pagsubok sa kanya? Hindi ibang tao. Mga kababayan niya, mga kabaryo niya, mga kakilala niya. Ito ang problema. Hindi na nga sila sumusuporta. Nagawa pa nilang manira at manghamak. Pero sana, mangyari man sa atin yon, kagaya rin ng ginawa ni Kristo, labanan mo pa rin ng kabutihan ang pinipili nilang kasamaan. Kahapon sa ating feeding program na I Thursday, alam nyo kahapon kung ilan? 377. Dahil yan sa kabutihan at tulong ninyo. Kahapon yan ang topic ng ating katikismo sa kanila. Pag-isipan, pagdasalan mong mabuti at matindi bago mo sagutin at patulan ang ginagawa nila sa iyo. Uulitin ko po. Pag-isipan, pagdasalan mong mabuti at matindi bago mo sagutin at patulan ang ginagawa nila sa iyo. Sabi ni St. John Maria Vianney, ito ang rule sa buhay ng tao araw-araw. Huwag kang gagawa ng anumang bagay na hindi mo maiaalay sa Diyos. Huwag kang gagawa ng anumang bagay na hindi mo maiaalay sa Diyos. Kaya sa pagpapatuloy na misa natin, mga kapatid, sa pagsisimula po ng bagong buwan na ito, pare-pareho po tayo, yan ang pag-isipan at pagdasalan natin ng mabuti at mas matindi. Ano pa nga bang maganda, ano pang mabuting bagay ang kaya kong gawin, ibigay, o isipin man lamang ang dapat ko nang simulan, ang dapat ko pang dagdagan. Tandaan natin ang sabi ni Propeta Isaías, ang kahulugan ng buhay ng tao ay papurihan at parangalan ng Diyos. Sa bawat mong iniisip, sa bawat mong sinasabi at ginagawa, anumang sandali, saan ka man mapunta, gumawa ka ng mabuti, piliin mong maging mabuti. In everything that we do, to God be the glory. Amen.
Magsitayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, bihira nating naalaala ang mga paring tumutulong sa atin sa bawat araw sa ating mga pangangailangang espiritual. Sa kapistahang ito ni San Juan Maria Vianney, alalahanin natin sila sa ating mga panalangin. Ang ating pong itutugon, Banal na Pastol, basbasan mo ang iyong kawan. Banal na Pastol, basbasan mo ang iyong kawan. Ang ating mga pari, naway patnubayan ng banal na espiritu sa pag-akay nila sa atin sa daan ng kabanalan. Magkaroon nawa sila ng tunay na sigasig sa pagliligtas ng mga kaluluwa. Manalangin tayo. Banal na Pastol, basbasan mo ang iyong kawan. Ang mga kura paroko, naway bukas loob na maglingkod sa simbahan at maging saksi sa mabuting balita na kanilang ipinahahayag. Manalangin tayo. Banal na Pastol, basbasan mo ang iyong kawan. Ang mga laikong mananampalataya, naway makipagtulungan sa iba't ibang programa at pagkilos sa parokya. Manalangin tayo. Banal na Pastol, basbasan mo ang iyong kawan. Sa kanilang kabutihang loob, ang mga Kristiyanong magulang naway maalagaan ang bokasyon sa pagpapari sa kanilang pamilya. Manalangin tayo. Banal na Pastol, basbasan mo ang iyong kawan. Ang mga namayapa nating pari at obispo, naway gawing karapat-dapat na makisalo sa hapag ng guro. Manalangin tayo. Banal na Pastol, basbasan mo ang iyong kawan. Tahimik nating ipagdasal ang iba pa po nating personal na kahilingan at ang mga taong ipinangako nating ipagdarasal natin habang ipinagdarasal pa rin ang mga biktima ng mga bagyong nagdaan sa ating bansa, ang mga nawalan ng bahay at mga mahal sa buhay, ang mga walang maayos na makain at tirahan araw-araw, at ang mga kababayan nating nagtatrabaho sa malalayong lugar sa ibang bansa para sa kanilang pamilya. Ama naming maawain, sa tulong ng mga panalangin ni San Juan Maria Vianney, gabayan at pangalagaan mo ang aming mga kura paroko. Hinihiling namin ito sa pangalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. Nazareno, naririto kami sa harap mo. Ala at tinapay, alay namin sa'yo mula sa tangkay ng ubas at butil ng trigo upang maging dugo't katawan mo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, dumudulog po kami sa iyong kadakilaan upang ang kapangyarihan mong ipinahahayag sa paghahain ng mga alay para gunitain ng mga banal ay magdulot sa amin ng pakikinabang sa kaloob mong kaligtasan sa pamamagitan ni Yesu Kristo
kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga pong marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ngayong si San Juan Maria Vianney ay pinararangalan sa pamumuhay niyang totoong uliran at pagiging maasahan sa panunungkulan. Kaya't si Jesucristo na maasahan sa katapatan ay inihayag sa pangangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit ng mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpahanggang ngayon sa mga panalangin kanilang iniuukol kaisa ng sambayanan mong dito'y nagtitipon. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito. Siluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan na dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay. Si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay po namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po ay nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo po ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo po kami sa pag-ibig.
kay San Francisco na aming Santo Papa, ni Jose na aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin po ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo po sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol, San Juan Maria Vianney, San Juan Bautista, Padre Pio, Mother Teresa ng Calcutta, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Bilang mga anak ng ating mapagbigay na Ama sa Langit, buong galang at tiwala nating dasalin ang panalangin turo ni Kristo. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling po namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan niyo po ang aming pananampalataya at huwag ang marami at paulit-ulit naming pagkakasala. Pagkalooban po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng ating Panginoon ay laging sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Kahit anong mangyari, huwag kang matakot at madamot na gumawa pa rin ng mabuti at maging mas mabuti. Magbigayan po tayo ngayon ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you po. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Masdan ninyo ang ating Poong Jesus Nazareno. Siya ang tunay na magpapagaling sa iyo. Ang tunay na magliligtas sa iyo. Ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad po tayong lahat na inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo,
Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amin pagkasabi ng pari o lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Nazareno, salamat po sa pag-ibig mo. Ang buhay mo'y inialay, sa krus ay namatay, upang kami ay mabuhay. Nazareno, patawad po sa mga kasalanan ko. Ang buhay ko'y iaalay, ang lahat ay ibibigay. Puso ko'y sa'yo lamang habang buhay. Poong Jesus Nazareno, kay buti mo sa hirap at dusa, ikay kasama ko. Ang samo ko't dasal, sana'y pakinggan mo nang mapawi ng mga paghihirap ko. Poong Jesus Nazareno, salamat po, ang iyong pagmamahal ay nadarama ko. Ngayon at magpakailanman, ika'y pupurihin ko. Mahal na Poong Jesus Nazareno. Nazareno, kalooban po ninyo itong kahilingan ko. Mabuhay ng mapayapa, ilayo sa lahat ng masama. Kaawaan niyo po kami, umaasa. Gabayan ako, iligtas sa kapahamakan at tiyak na kamatayan. Huwag po ninyo aming pababayaan. Poong Jesus Nazareno, kay buti mo sa hirap kasama ko. Ang samo ko't dasal, sana'y pakinggan mo nang mapawi ng mga paghihirap ko. Poong Jesus Nazareno, salamat po, ang iyong ngayon at magpakailanman, ika'y po.
Nazareno. Mahal na Poong Jesus, Nazareno. Announcement, magkakaroon po tayo ng second collection para sa Disaster Relief Fund na ipinantutulong ng ating simbahan sa mga naapektuhan at nasalanta ng mga sakuna at kalamidad. Tumulong po tayo. Kasabay po ng pasasalamat ng Basilica Minor at ng Pambansang Dambana ng Itim na Nazareno sa inyong mga tulong at kabutihan, ay muli naming panawagan ng inyong donasyon tulad ng bigas, noodles, dilata o canned goods, instant coffee, sabong panligo at panlaba, at bottled waters, para sa patuloy nating pagtulong sa mga kapatid nating higit na nangangailangan, lalo na sa panahon ng kalamidad at sakuna. Maraming salamat po sa inyong suporta. Ang Nazarene Catholic School, ang paaralan po ng Basilica Minore ng Itim na Poong Jesus Nazareno, ay tumatanggap pa ng mga mag-aaral mula sa preschool hanggang senior high school para sa school year 2023 hanggang 2024. Ang lahat ng mga mag-aaral na papasok bilang grade 11 mula sa public school ay maaari pong mag-enroll ng libre hanggang sa siya ay makatapos ng senior high school. Para sa karagdagang impormasyon, maaari kayong makipag-ugnayan sa Nazarene Catholic School's Facebook page. Para sa iba pang katanungan, maaari niyong tawagan ang mga sumusunod na numero: 8733-9929, 8244-5609 at 0966-211-2152. Mga paalala sa mga nagsisimba, pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin po tayo. Ama naming mapagmahal, ang tinanggap naming banal na pakikinabang ay maghanda nawa para sa aming pagkakamit ng kaligayahan na idinulot kay San Juan Maria Vianney ng iyong paglingap na maaasahan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Muli po,
ang misa alas tres ng Biyernes ay ang misa ng dakilang awa. At lahat po ng koleksyon natin tuwing alas tres ng Biyernes ay nakalaan para sa disaster relief fund ng ating parokya. Hindi pa nga lang po na-update itong ating mga koleksyon o donasyon na naibigay sa mga nagdaang buwan at taon. Pero maaari niyo po itong makita rin at malaman sa ating tanggapan. Maraming maraming salamat po sa inyong patuloy na pagbibigay ng pinansyal at material na tulong sa ating mga gawain at programa. Ang mga pinansyal na tulong ay sa ating parish office. Yung pong mga binibigay ninyong in-kind donations ay sa ating pong Benedict Building. Nandun po ang opisina ng ating Relief and Disaster Office at Social Service. Ito po ay inihahanda natin, lalong-lalo na sa mga panahon ng kalamidad. Tayo po ay nakapagbigay na sa Bulacan at magbibigay muli sa Bulacan na ibang lugar, sa Pampanga at sa Rizal. Kayo po ay kasama namin sa mga pagtulong na ito. Salamat dahil sa kabila ng inyong sariling pangangailangan, kayo ang tunay na kayamanan ng simbahan dahil sa inyong kabutihan. Ang Diyos na ang magbigay ng sapat at dapat na gantimpala sa inyong kabutihan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Yumuko po kayo habang ginagawad ang pagbabasbas. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtamnawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang imahen at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalaala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ay kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Naway pagpalain at ingatan ang inyong pamilya ng ating mapagbigay na Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humayo kayong taglay ang pag-asa ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuho ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.